may mga tao dito na kinabahan ng konti nung sinabi ko may press ko na po, may baka may ipapasabog daw. Wala naman. Konting update lang dahil matagal na tayong hindi nakita. And of course, I would be remiss in my duties as a public servant if I would be here to update you, the media, and of course, nakakailan. So, kung may tanong kayo sa tungkol sa kahit anong, kung meron kayo gusto malaman, I am here for the next hour. So, Yeah, wala ka tanong ng congressman, we did the cultural inspection sa Sitio Banquero, barangay sa public school, so... Pumunta po kami dyan kahapon, and para lang makita yung damage, nakita naman talaga na masama yung nangyari. And walang quick fix, unfortunately. Nag-usap kami ni DE, walang mabilis na solusyon. Ang plano namin ngayon, which will take around three or four years, ay gumawa ng viaduct. So, viaduct po, imbis na kalsada na papasa dyan sa Pansiang na tinatamaan ng landslide, dudugtungin natin sa patapat, sa dulo ng patapat bridge, gagawa ng additional na viaduct para kahit may landslide, may access pa rin. And actually, maganda yan kasi kapag kahit may, kapag walang landslide, nandun pa rin yung kalsada, pwede gamitin as a two-way lane. Pero medyo mahal. So, kailangan lang muna maghanap ng kondo. Hopefully, I think, over the next 3 or 4 years, ay magagawa din natin yan. Sa ngayon, pati nung pumunta ako, may nahuhulog pa rin na ano. So, masama talaga, eh, pinangako ni Bi sa akin na kahit papano, sisiguraduhin nila na yung mga makina na panginis ay nandun. So, kahit may mangyari, ay sabit lamang ang paghinto ng kasada. Itong viaduct, sir, na construction of viaduct, masasama ka na sa 2023 national budget? I will try my best. Kakatapos lang ng national budget, yan ang dahilan kung bakit. Matagal na ako hindi nakabalik rito kasi nandun kami sa Kongreso, pinag-aaralan ng budget. But hopefully, kasabi ko si Senadora, kasi pag-aaralan pa ng Senado, baka pwede nila ilagay sa Senate version. Eh, tapos ilalatag yan sa bicam. So I'll try my best. If not, for full transparency, yung total amount is 2.25 billion. So, my plan is over the next, hopefully, 3 or 4 years, pwede mo yan i-divide 700 million each or baka 500 kukulan sa pondo. Based by phase. Oh, so multi-year program ang tawag dyan. So, hopefully, magagawa natin yan. And malaking tulong talaga yan sa ating mga kakailang galing sa pagod-pood. Eh, masama talaga yung nangyari. Naawa ko, pati yung estudyante. Bangka yung kinakapag-transfer at ang acceptable. So, we have to change that. Do you have assistance for them also, yung affected, sir? Yes, actually, nung nangyari yan, nag-sponsor po kami. We, first of all, kasi I think may umiikit na bawal daw muna gamitin yung bangka. So, tinawag namin sila para pwede nang gamitin. Naglagay tayo ng solar charging points para sa mga estudyante na nawala ng baterya. And of course, the transport to and from, we did everything that we could to assist. So, we hopefully, sana naman nakatulong kami. And like I always say, kung may kailangan pa mga tao, ay bukas lagi yung opisina. Other than that is about the problem of the high cost of electricity in the province. At the height of the problem, we understand the difficulty that we have seen. Yes po, nag... Pwede sarado yung nabi nyo. Nag-meeting na po kami sa ERC. May pinangako sila. Ang problema ngayon ay INEC ay may kontrata sa isang electricity producer. At nakalagay sa kontrata na sila ang sole distributor ng kuryente dito sa INEC. Eh, may sarili naman tayong sources of electricity. So, kailangan i-balance yung medyo complicated yung sistema. Pero sa ngayon, ang ginagawa ko habang
ilang beses na kami nag-usap sa INEC at sa ERC. Pinagalitan ko na sila ilang beses na nagsigawan na ako. Pero ang ginagawa ko ngayon at ang dahilan kung bakit ang dadala ako ng pondo ay sa isip ko, kung sa ngayon hindi muna kaya natin ibaba ang presyo ng kuryente, at least makadagdag tayo ng pera sa bulsa ng ating mga kakayan bilang temporary fix. Meron din maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na yung gera, sa Russia, Ukraine, na apekto talaga ang electricity supply natin. But hopefully, over time, and kapag na-amend na yung kontrata ng INEC sa mga iba't ibang electricity producer, meron din bill sa Kongreso tungkol sa EPIRA law, which essentially determines the means of production, generation, and supply. So kapag na-amend yan, magiging mas madali na hopefully mas makikinabang tayo sa kuryente natin galing sa mga windmill, galing sa mga solar farm, galing sa mga iba't ibang electricity supply. Kasi nakakahiya, ano ngayon, 19 pesos? Nasa 19 na? 19.7. Nearly 19 pesos. We're supposed to be the renewable capital of the Philippines. Tapos nasa 17, 18, 19 tayo. Nakakahiya naman. So, ito po sa inyo itong EPIRA law amendment po, sir? Hopefully, in the next few months, alam, katulad sa sinabi ko, medyo busy kami sa budget ng nakaraan na buwan. Pero ngayon natapos na yan, pwede na kami mag-focus sa mga iba't ibang batas na kailangan na gawin. And of course, yan din ang sinabi ng ating Pangulo, malaki ang kanyang listahan para sa Kongreso na kailangan na kailangan gawin. So hopefully in the next few months, we'll be talking about that. Sir, other than that, it's about the problem about congestion within our city, LTO. And it is now appealing from residents in the northern quarter of the province for the implementation of LTO in the house. The problem is that we need a bill to be passed in Congress for the matter. Because this was a proposal long time ago. It was never realized since the time of the Ramos. Now they see the light for again. Congestion sa LTO dito in terms of processing. Yes, sir. Yes. So sa ngayon, yes. Actually, tinignan na namin ang naghanap kami ng solusyon. Tama naman yung sinabi mo sa Burgos. Pero I think sa ngayon, nakahanap na ba sila ng Lopez? Alam ko wala pa. Or meron lang sila kasi na doon. No, pero hindi pa sila nag-ano? Hindi pa nila... Hindi pa sila nag-transfer? Hindi pa sila nag-transfer. Ano pa ito? Ha? Pero kailangan pagandahan? Oo. Pag ano siya, initially, it could not entail big amount to improve. But the more important thing is the expansion of services. In fact, it is now being advocated in isang hulong panlalawigan through board member sa Ulaso and the chairman of the transportation board member final. Okay. I can look into that. To be honest with you, sa lahat na nangyayari, I wasn't actually that aware of the congestion problem sa LTO. So maganda na ipinakita mo sa akin. I'll make sure that itadaan yun sa Kongreso. Local bill naman yan. So I can promise our Lawagenios and I can promise our kakailan from the North na kung local bill, ano ngayon? October? November? Baka by Feb, may igawa ko na yan. Baka by Feb, may ipapasa na yan sa Kongreso and the Senate, sa siguradong yan. So give me, alam niyo naman, pasensya na po sa legislative, medyo mabagal ang paggalaw. So I can give myself a target of about hanggang February. Mag-file ako ng bill. I can file it. Ano ngayon? 5-3 says. I'll file it as soon as possible para by Feb tapos na. Sir, ano yung marketing project na pinag-run for next year? Wow. Okay, well, iba-iba. Based
on our calculations, total of 178 infrastructure projects mailalatag dito sa First District. Karamihan po nasa flood control, nasa tulay, nasa multi-purpose building at nasa kalye. Meron din po dyan mga water systems, pangtulong sa ating mga magsasaka. And pinangako naman ng ako ng kampanya na lahat ng mga covered court, kasi sa totoo lang po yung nakita namin over the last few years, na yung paggawa ng covered court sa mga barangay ginawa pang politika. Alam naman natin may sistema, I mean just speaking frankly, may sistema na kung ano po ang persyento na nakuha ng barangay sa eleksyon, yan lang matatapos sa power court. Kapag ikaw ay umiikot sa banda-banda, and ang daming 3/4, ate lang, quarter covered court. So, yan ang napansin ko nung ako ay umiikot. So, pinangako ko sa lahat ng ating mga kakailan na sa akin hindi na yan mangyayari. So, hopefully by the end of 2023, lahat ng covered courts sa First District ay matatapos na. 100%. I don't think politics should get in the way of our barangay development, of our economic development, and of the welfare of our kapilya. So hopefully, yan ay isa sa mga prioridad for 2023. Included ba dito, sir, sa infra, yung gano'n ninyong pag-construct ng fully equipped, recall this one, this, evacuation center. Yes, actually, nakita namin yan dahil sa nangyari sa Typhoon Carding. Alam naman natin, at ako rin ay nagpapasalamat sa DNR, dahil nagbigay sila ng topography report. Yung mga lugar na likely na mababaha, malalandslide. So, doon kami gumawa ng plano na kung saan sa District 1 pwede tayong maglagay ng mga evacuation center na kung sakali natamaan tayo ng kung sakali tinamaan tayo ng bagyo, pwede silang puntahan. Pwede sila pumunta dyan. It will be solar powered to provide all the necessary provisions katulad sa I'm sure you makikita mo for food, the phone charging, heating, iba-iba. So hopefully by next year we sisimula na natin. Gusto ko sana one per municipality. Pero yung napansin ko is may mga munisipyo na kapag na masyadong prone to flooding na kapag ilalagay mo yung evac center dyan, mababaha lang. Or malalandslide lang. Especially sa mga Matalagkasi, yung mga ganun. So, yung gagawin na lang namin, we have to be more realistic. Na maglagay ng evac center sa talagang mga lugar na hindi maapekto sa mga bagyo, sa mga landslide, sa mga ganun. So, ang hiningi namin sa mga mayor, ay maghanap ng lote. Kasi sila naman may alam kung saan talaga ay kung saan talaga pwedeng ilagay. And then kami na mahala sa pondo. Counterparty na yung lupa, sir. I'm sorry? Counterparty na yung lupa. I believe so. Yes. So hopefully in the next few months magiging reality yun yan. Sir, kung sa yung learning hub ninyo na sandbox, parang wala na yung pumupunta. Wala na ba pumupunta? Sana naman makapunta ang bata. Well, meron paghapon. Okay na yan kapag hapon. Basta't ginagamit. But what's your target before na lahat ng municipalities of First District? Yes. So we are now in the process of opening sandboxes in Burgos, Adams, Burgos, Adams, Bacara, and yun may unit. Wait, sorry. Pasensya na ha, hindi ko kabisado lahat. Maraming project na pinag-uusapan natin. After school, lalo po ako. After school. Adams, Burgos, Bangi, and Bacara. Yes, correct. And then over the next few months, nagkakaroon pa rin tayo. Sa totoo lang,
gets ko naman kung bakit wala masyado pumunta ngayon kasi face to face na yun. I put the sandbox up during the pandemic para makatulong sa face to face classes. Pero kahit kung ginagamit pagkatapos ng eskwela, it still serves its purpose. And lagi ko naman sinasabi na hindi lang yan para sa kabataan. Kahit sinong may gustong mag-connect sa internet, gumamit ng tablet, gumamit ng computer, pwede silang pumunta dyan. It's also for the hindi naman displaced workers, pero yung mga nagtatrabaho, mga online sellers natin, yung mga MSME owners na kailangan ng internet connection, pwede nila gamitin yan para mas mabilis, para mas maganda. So it's multi-purpose naman. When it comes to your assistance program, sir, how many people or clients have been served in your office? Oh my God. Pasensya na, hindi ko kabisado yun. It changes every day. So for educational assistance, 17,315. Medical assistance, 4,900. Food subsidy, 9,547. And for burial assistance, 258. At least, konti-konti lang yung burial. Ang ending ba itong mag-assistance mo yan? Well, so long as makahanap tayo ng pondo-aloy po ang tulong sa ating mga kakahiyan, I'll be brutally honest with all of you here na alam naman natin na swerte tayo. Swerte ako na ang ating Pangulo ay talagang mahal na mahal ang Ilocos Norte. So ako ay palad talaga na nakarating tayo sa sitwasyon na ako ang congressman ng 1st District. At nakikita naman natin na tuloy-tuloy ang aming tulong na may aabot sa ating mga kakailan. Lalo na yung sa medical, yung nakita namin ngayon, lagi ko sinasabi, ay nakanganap tayo ng pondo ay na kapag pumunta ka sa registered health centers, hindi yung private pero yung mga public, kung saan pwede ilagay MAIF ang tinatawag, na we can cover the whole hospital bill of the people who need coverage. Pero ang excluded po dyan, yung mga surgery, okay, pwede naman namin i-cover. Yung excluded po dyan, para alam ng ating mga kakailan, hindi pwede yung professional fees. Hindi yan kasama. Ang kasama, ang surgery, ang operation, ang mga ganun, at ang mga medical bills na hindi pangbayad sa doktor. Kasi ang mangyayari dyan kapag doktor, kapag ganun, baka abuso eh. Sasabihin nila, oh sige, ito na lang i-charge ko kasi sikaw na naman yung may salud. Sir, madalas yung mga accident na naging prone sa accident yung national highways na, especially bypass dahil sa kapulangan ng state life. Actually, yes. I said that in my inauguration plan. I said that in my inauguration plan, magtatayo po tayo ng solar lighting in the darkest lit areas of the 1st District. Ang unang ginawa ko actually is, thankfully, ay nakahanap tayo ng konting pondo para this year po na maglalagay po tayo ng solar lighting sa bypass road. So, my target is that by the end of this year, ang buong bypass road ay may ilaw na. And solar lighting siya. So, pati sana sa Gilbert Bridge, sir. Kasi ha? Step by step. Kasi nakasasin natin, sir, yung mga solar streetlights along the way, yung Manila North Road, ng first district, mga sira-sira na. Yes, actually, ayoko naman magsiraan, pero tanggal yung mga panel. Ayoko naman magsiraan, pero I guess whoever did it previously, baka parang mali ang pinili ng klase ng solar lighting. Yung kailangan actually, kasi
kinukuha yung panel, may mga loko-loko kung ano-ano ginawa nila. You there are models na solar light na yung panel na sa taas eh, hindi mo pwedeng hindi yan mahahamot yung mounted. So that is the plan for the bypass road na makikita mo walang pwedeng makialam sa klaseng ilaw na yan. Hello. Sir, at tanong po, on the weakening of the peso, ano po ginagawa ng government to stabilize yung inflation? Wow, galing naman ang sagot. Pinapagamit mo yung aking pag-aaral. I would like to make one thing clear. I-English ko na lang kasi medyo complicated kapag Tagalog. The peso is not weak because the peso is weak. The peso is weak because the dollar is strong. The dollar is strong for two reasons. Kapag may crisis po sa ating bansa, kapag may crisis po sa ating mundo, the impression that investors, consumers, and shareholders get is that the dollar is the safest currency to get against all other currencies. So, ang nangyayari ay lahat ng mga tao kapag may crisis, bumibili ng dollar. Kapag binibili yung dollar, ang demanda ng dollar tumataas. Which means, against other currencies, it becomes stronger. Now, kung nakikita mo ang trend ng USD sa trend ng mga iba't ibang currency, ang British pound, ang euro, ang yen, ang yuan, ang trend po, walang whiteboard sulat sana. Ang trend po ay ang dollar gumaganon. Lahat ng ibang currency, lalo na sa Asia, lalo na sa Europa, lalo na sa UK, ay gumaganon. So there is an inverse relationship. It is not because there is anything wrong with the peso domestically. It's just internationally, dahil sa lahat ng nangyayari, dahil sa gera, ang peso ay humihina against the dollar. Pero kung pag-aaralan mo the peso against the yuan, the peso against the yen, the peso against the British pound, makikita mo medyo stabilized. So, what can we do about it? On the bright side, marami tayong OFW dito sa Ilocos. So, ang remittances na pinapadala nila na dollar value ay mas mataas. So, the remittances are worth more. On the other hand, alam naman natin, tayo ay net importer. So, temporarily, the prices of goods will be more expensive. It's partly to do with Russia and Ukraine. Another explanation about it, I don't want to get too into it, pero nung pandemya, the Fed, the US government, nag-trade sila ng US dollar. So, medyo dumami ang supply ng dollar. Ay ngayon, ang daming bumibili. So, yung daming supply became worth more. Which is essentially as a result of what happened. What can the Philippines do to help it? Sa totoo lang, I'm gonna be realistic with you. Maliit na bansa lang tayo. We have a significant amount of dollar reserves. An option would be, potentially, to sell off the dollar reserves to be able to taper. Tataas pa rin yung value ng dollar, pero hindi gaano kalaki kumpara kung hindi mo gagawin yung sinabi ko, which is to sell off our dollar reserves. But, dahil nangyayari to, hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng ibang bansa, kahit bibenta ka ng dollar reserve, walang masyadong maapektuhan. Dahil, ang dollar reserve natin kumpara sa UK, sa Europe, sa mga iba't ibang bansa ng Asia, ay napakaliit pa rin. So you have to think of it on a global scale and on a global level. Ang magandang, hindi naman maganda, but what's assuring is like I said, hindi lang tayo nasa sitwasyon na ganito. Lahat ng bansa ng ASEAN, lahat ng bansa na may Euro, lahat ng British Pound. Ang British Pound ngayon, nasa 28-year all-time low. Noon, naalala ko nung nandun ako, 1.4 to the dollar ang British pound. Ngayon, 0.8. So, mababa talaga lahat ng currency natin. So, I think the best piece of advice would just be to sit back and hold tight. What the national government I know is doing is to focus on food security. Because as we are a net importer of certain goods and services, we have to make sure that domestically,
we are able to produce that. So yung mga iba't ibang pagkain na nangangailangan natin, imbes na ini-import, hopefully, ay katulad sa sinasabi ng Pangulo, ay kailangan patibayin ng ating value chain, ng ating supply chain para sa pagkain. And that entails by buffering domestic production. Kaya kung nakita mo si Pangulo, ay gumawa ng EO, katulad sa sa usukal, lahat ng usukal na gagawin for 2023 ay for domestic consumption, hindi na importation. And that is to make sure that kahit nangyayari itong fluctuation sa ating currency, ay may access pa rin tayo sa pagkain. Thank you, Dr. Lorente. Good afternoon po. Overwhelmingly, mga nag-assist ng pro-medical. Yes. My question is, what is, anong plan po ng office nyo to help yung ating mga hospitals sa district? Especially in first-hand experience, ang daming problema sa mga hospitals, luwag, and other hospitals. Kulang sila ng laboratories, medical equipment. Nakakuha po tayo, nakipag-uusap po tayo sa DOH. Meron silang programa, ang pangalan Hospital Improvement Fund. Thankfully, ay nakalagay tayo, nakahanap tayo ng pondo. Because as you know, nag-file po ako ng bill na gawin level 2 hospital. Ang Pangilinan Hospital, para yung mga taga-norte, hindi na kailangan magbiyahe papunta rito. Ay ang layo. Lalo na kapag emergency. So in line with that, nakakuha tayo ng HIF, hospital, HIF ba yan? I think. HIF, Hospital Improvement Fund, for certain hospitals. So, naghanap po tayo ng pondo. I'll find the exact amounts for you. I can't name it off the top of my head. Pero nakahanap tayo para makabilis sila ng bagong equipment. That includes Roque Aglan Hospital, that includes the Bangui District Hospital. Kasama ba yung LCGH? 50 each. Yes, okay. So 50 million each for each hospital to get new equipment. Now, ang condition ko lang dyan is I want to make sure that the equipment that they get is money well spent. Yeah. So ayoko naman sasayangin nila at magbibili ng, I don't know, second hand na defibrillator na times 3 ang price tapos may kalokohan na mangyayari. Ayoko yan. So I will be personally overseeing the process to make sure that that 50 million is going to be produced. How much of this will be CEA? No, sir, ko lang po kanina na ang dami niyo malam kung siya sa Pilipinas Locos Norte. Pero bilang anak po ng aking presidente, nagagawa po ba ninyo ang obligasyon niyo sa kanya bilang isang anak? Kasi alam din namin na busy din siya. Pagkira yung visa din po. So, second district din. Ang obligasyon ko ay bilang congressman. Hindi bilang anak. Alam naman yan ng tatay ko. Eh, hindi naman ako binoto bilang congressman para maging first son muna. Diba? Pero kahit papano, ay napansin ko na may trabaho talaga ang pagiging presidential son. And may trabaho talaga ang pagiging first son. And I think I've been able to balance both naman. And ang condition ko naman sa aking sarili ay I will only attend to my duties as first son, whatever they might be. Eh, alam mo naman, sa totoo lang usually, ang parte ko ng trabaho sa pagiging first son ay nandun para kapag stress yung tatay mo, medyo magiging light-hearted ang conversation. But in all seriousness, sinabi ko naman na I will only attend to my duties as first son if lahat sa distrito ay okay pa. And I always prioritize me being congressman of the first district. Ang pagiging first son ay hindi, that's not something that I chose to be. No. I chose to be congressman. So this takes priority over everything else. Sir, how about yung role niya as father to you? Ano po? Paano din yung responsibilidad niya bilang ama, baka mas lalo pang beneficial para sa atin? In one yes. Kasi sabi niya kanina, your role as a congressman in the province, then as a father to the president, then as a son to the president. Okay. Vice versa po.
vice versa yung role niya. Alam mo, 28 years old na. Hindi na kailangan alagaan ng aking ama, hindi na kailangan alagaan ng aking nanay. Kahit mama's boy ako, alam naman ng nanay ko may, you know, may sarili na akong lakad. Alam naman nila yan. So, you know, I'm very independent na. Pero kahit pa paano, of course, miss ko yung mga magulang ko. I have to tell you the truth. Nung nagsimula ang tatay ko, hindi ko na siya nakikita ng masyado kumpara sa noon. Pero, you know, I came to expect that. And it makes the times where I see them all the more better. So, yan ang importante. At makipagkita kami ng sinawa. Every Sunday naman, makikita kami. Ready? Sir, congressman, ano po naman ang ginagawa ko ninyo para sa Solid North? Para sa Solid North? Well, kung may nahahanap tayong condo, dalawa po ang aking steps. Kung nakahanap po tayo ng condo, well, actually, sa totoo lang si kung nakahanap tayo ng additional pondo ay kinukuha pa yan ni Kong Angelo para sa pangalawang distrito. Of course, kailangan talaga. At maganda actually, sa ngayon, nakarating tayo sa sitwasyon na yung dalawang congressman magkasundo. And so, kapag may kailangan ako kay Kong Angelo, at marami akong kailangan sa kanya, ang dami niyang tinutulong sa akin, ay lumalapit ako sa kanya. Especially kapag advice tungkol sa Kongreso, kung ano kailangan gawin. And kung may pondo tayo nahanap, binibigay din namin sa Second District. Kapag may sobra na hindi na talaga tayo ng First and Second District in terms of absorptive capacity, pinakadaan natin yan sa mga kasama natin sa Region 1 and sa ibang lugar ng Solid North. Kapag Gasinan, La Union, Ilocos Sur. So, I hope that our fellow public servants nagugustuhan nila ang sitwasyon and ang nangyayari ngayon. Sir Ronald Valdez, Radyo Pilipinas. Sir, with your foreign trip with your media president, have you invited investors for Ilocos North? Yes, actually. yes. That's happened, especially, hindi lang investors, kundi heads of state. So, you know, si Macron, inibita namin, si Biden, nagkita kami. Hopefully, pinangako ni President Biden, na hahanap siya ng oras para makapunta dito sa Pilipinas. Para sa mga investors din, marami akong napansin na biglang interesado dito sa Ilocos. So, hopefully, magagamit natin yan. Hopefully, pwede natin kausapin para magdala ng mas marami pang investments dito. Ano yung mga potential na investment na i-offer nito? Well, tourism for one, is going to play a big role in coming out of this post-pandemic world. So we are ayoko naman unahan si Gov. Pero on my part, we've been trying to make a tourism plan and we plan to hopefully meet with SecTrasco soon. And of course, maraming mga company na lumalapit for infra, mainly renewable energy to make more sa solar, sa wind. Offshore wind energy is looking like it has big potential dito sa Ilocos. So yan talaga tinitingnan natin. Dennis. Thank you, sir. Yeah. Sir, kumusta yung pag-uusap natin sa IRC tungkol ko sa pagbaba ko ng rate ko ng sige lang, kunin niya lang. Dalpasin ni Jaya. Sir, kunin mo na lang yung soundbite mamaya. So yung sa SIM card registration, yeah. Please so, pa update. Kumasala sa... Yes, kumasala. Actually, hindi po. Wait lang. Hindi pa napirmahan. I think it's being signed today. Ah, oh. Okay. Pero wala pa si balita sa... Top secret ba yan? Is that in Tulum? Can I share that? Can I share that?
Pwede naman. Yeah, okay. It's being signed by the president today. Actually, if I'm not mistaken, baka pinirma na. I'm not sure. But, yes, it was passed by the Congress and Senate in record time. And, hinihintay ngayon ang pirma ng Pangulo. And then after that, kailangan pa rin gawin yung IRR, which is the implementing rules and regulations under the Constitution that is bound by, I believe, a 60-day time limit. Kapag nasulat na yung IRR, pwede na namin ilatag bilang batas. So, hopefully, yung mga naiinis dyan sa lahat ng mga spam na nakukuha natin ay mawawala na. Sa totoo lang, hindi lahat ay mawawala dahil alam mo naman yung mga gumagawa na ng likot mag-isip. Pero it is a step in the right direction. So I'm happy that 100 days na ba? Saturday? Or by Saturday, may masabi na akong nakagawa ng isang batas na national. But yeah, actually, sayang talaga yung sinasabi ng registration kasi yung sa panahon ni Duterte na dapat yun, kaso lang may sumingit, may siningit na hindi maganda, so nandito. So, I'm happy that we were able to get this done. Sir, showbiz tayo, sir. Pamakamalat na narawan, nakasabi na sa... Okay. So, may insights po kayo. Alam niyo yung picture nung umiikot dyan, online, staged yun. Nung nandun ako sa Singapore, two things. Hindi ko sinamahan ng tatay ko. May sarili akong lakad kasama. We were about 12 of us. Ako at ang aking mga kaibigan. After nag-recess, matagal na namin plinano yan. Matagal na namin binook yan. Anyway, I was with a big group of people. Nung kami po ay umiikot, may lumapit sa amin. And may kinukuha kaming, I think, something to drink or whatever. May lumapit sa amin and they said, picturean ko kayo, pero you have to cheers and look happy. So yung gumaganon kami, stage yun. Pero yung hindi ko alam ay lalabas yun sa F1 website. Yan ang hindi ko alam. Akala ko parang amateur photographer lang na umiikot, na was taking pictures, na tinanong sa akin, oh, can you please do this? Nung lumabas, ang daming nag-assume, number one, that I was with my dad, which wasn't true. I saw him once. Number two, na si Alexa, girlfriend ko, she's a friend of mine. And kasama yan sa barkada ko. Actually, if you look, may mga nakita akong comment kasi yung kaibigan ko sa background, puting kaibigan, he's British. Ang dami yan. Sabi, sinong taong yan? Sa akin na lang yun sa background. No, we were a big group. We were a big group. And thankfully, kaibigan, matagal na namin kaibigan ng organizer para sa akin. So, inimbita kami. And, well, libre lahat. So, medyo swerte ako. So, hindi ka pa rin, sir? I'm sorry? Yan lang talaga yung inaanap mo, ha? Kaibigan. Showbiz ka ba? No. Alexander. Magkaibigan talaga kami. Ever since. Okay. Yeah. Okay.